Hi! Ako po si Connie Sison, isang reporter at news anchor para sa GMA Integrated News. Buckingham Palace ang nagsiyaw para po sa ating kalusugan. Kamusta na po kayo mga Mars? Alam mo talagang ang hirap po talaga ng buhay ngayon, di ba? Ang presyo po ng mga bilihin napakatataas na. Kaya naman, pag may mga pag-giveaway at paayuda, eh sino ba naman ang tatanggi dyan? Lalo na kung yung mga ipinamimigay po ay mga libreng groceries. Yan po ang paandar ng isang Facebook page na nagpakilala bilang fans ng isa pong sikat na supermarket chain dito sa Pilipinas. Mamimigay rin sila ng customer gift bag para sa mga magko-comment ng happy birthday bilang selebrasyon sa 24 years ng nasabing supermarket chain. Marami ho unfortunately ang kumagat dito. Umabot nga ho eh sa 1,500 ang comments sa nasabing post. Pero as it turns out, hindi naman pala totoo ang paayudang grocery na ito. Ayon po yan mismo sa legit account ng supermarket chain. Yung picture na ginamit, totoong ayuda po yun. Pero hindi dito sa Pilipinas, kundi sa Indonesia, noong pong kasagsagan ng pandemya. Talaga hong kakalungkot, di ba? Nagkalat ang mga fake news ngayon sa social media. At ang masaklap, marami ho ang patuloy na naluloko ng mga ganitong post. Kaya para hindi mabiktima, ugaliing mag-fact-check. Pero ano nga ba ang fact-checking? Ayon po sa independent media organization na Verafiles, ang fact-checking ay pagtitiyak na totoo ang mga impormasyon na atin pong naririnig, nababasa o kaya napapanood. Bukod po sa pahayag ng mga politiko at sikat na mga tao, pwede rin i-fact-check ang mga posts sa social media. Pero, paano nga ba ginagawa ang fact-checking? Eto na. Tara, alamin po natin ang mga steps, ha? Step 1, halimbawa, verify if the post is fact-checkable. Kasi hindi ho lahat ng impormasyon po pwede nating i-fact-check. Tulad halimbawa ng mga personal na opinion, saloobin, mga hula, pati na rin mga akala. Pero yung mga nagbibigay ng iba't ibang impormasyon, fact-checkable yan. Tulad po nito, halimbawa, noong pong 2022, di ba nag-viral ang glufarilin, isa pong gatas yan na gamot daw sa diabetes. Kaya rin itong kontrolin ang blood sugar level sa katawan ng tao para maagapan ang sakit. E sa Facebook page ng Philippine General Hospital News, aba, may quote card pa no, mula po kay Dr. Neil Barnard, isa pong American nutrition researcher na nag-i-endorse daw ng glufarilin bilang gamot sa diabetes. Abay, may logo pa nga ng ABS-CBN News sa ibaba ng quote card eh. Pero totoo ba ito? Para malaman, gawin po natin ang susunod na step. Step 2, verify the information. Kilatisin po ang sources at mag-triangulate. Maghanap muna ng ibang source na nagsabi rin ng kaparehong bagay na iyong inire-report. Kung halimbawa, iti-check ko yung page na pinanggalingan ng quote card tungkol sa glufarilin, eh makikita na galing ito sa Facebook account na may logo ng PGH. Pero, eto ho, aha, 12 likes at 16 followers lamang ito. Samantalang, ang Facebook account ng PGH nasa 131,000 likes and 138,000 followers. Yung totoong account ng PGH may link sa kanila hong official website. Pero ito hong Philippine General Hospital News ko no, aba, link pala ha, sa isang shopping website. At dahil po sa mga ganitong obvious na detalye, mukhang poser nga itong account ng PGH na yan. Ayon pa sa official Facebook page ng PGH, hindi po sila konektado sa Facebook page na Philippine General Hospital News at wala rin po daw silang ini-endorsong gamot sa diabetes. Eh ito, natatandaan nyo yung quote card ng may logo pa nga ng ABS-CBN. Quest, peke rin yan. At manipulated graphics daw ito. Ayon po yan mismo sa ABS-CBN. Dagdag pa rito, naglabas rin po ng babala ang mga otoridad. Hindi pala aprobado ha ng Food and Drug Administration ang gatas na ito. Step 3, present the correct information. Ngayon pong alam na natin na fake ang post na ito, e bawag na natin i-share. Isulat natin ang fact check.
Dapat sa simula pa lamang po eh, linawin na natin agad na peke ang naturang post. Ayon po kasi sa Poynter, isa pong journalism school and research organization sa Amerika, mahalaga ring sabihin ang konteksto ng post. Banggitin po natin kung sino, saan at kailan ginawa ang nasabing post. Kailangan malinaw at syempre, madali hong nga maintindihan ang fact check. Kung gagamit naman ng jargon o kaya scientific words, magbigay din po ng maikling paliwanag para sa mga ito. At maglagay din po ng link na websites na naglalaman ng mas detalyadong impormasyon. Importante rin pong mailatag no, sa mga mambabasa kung ano-ano ang sources, yung documents, interviews na ginamit para sa fact check. Sa pagsusulat naman ng caption, ilagay po kaagad na mali ang impormasyong kumakalat o lagyan na lang ng false o kaya fake ang picture ng claim. Ito ay para hindi na humamislead pa ang mga mambabasa, lalo na yung mga headline lamang ang tinitignan. Oh, gets mo na ang paraan ng pag-fact check? Tara na! Subukan na po nating alamin kung totoo o peke ang mga sumusunod. Number one, eto ha, nag-viral kamakailan lamang ang mga litrato niyang ito na naka-puffer coat. Naku, totoo nga bang isinuot yan talaga ni Pope Francis? Ang sagot? Fake. Kung titignan mo kasi yung pinanggalingan nitong larawan, ito po ay mula sa Twitter. At makikita rin na may disclaimer na isa itong AI-generated na larawan ni Pope Francis. Meaning, edited. Hindi totoo. Number two, isang dambuhalang buhaya raw ang nahuli sa Marikina River. Pinagkaguluhan at kumalat po ang balitang ito sa social media. Ngunit, totoo nga ba ito? O baka naman isang malaking kasinungalingan lamang? Sagot? Fake. Una po itong binalita ng Philippine News Agency, yung opisyal na news agency po yan ng gobyerno ng Pilipinas. Kaya naman, syempre mas naging nakakalito, di ba? Subalit, makaraan po ang ilang minuto, nagbigay ng follow-up ang PNA para sabihing nagkamali sila at kumpirmahing hindi tunay na buwaya ang nahuli. Isa lang po pala itong promotional gimmick no, para sa teleserye ng GMA na Lolong. Number 3, eto last na ha. Sinabi ba to ni dating Pangulong Duterte? Kakain daw siya ng tao at may paasin at suka pa ha? Sagot? Totoo! Sinabi po niya ito noong 2016 nang nagbahagi siya ng pananaw patungkol sa violent extremist tulad po ng ISIS. Kaya kong kumain ng tao. Talagang buksan ko yung katawan mo. Bigyan mo ako sukat asin, kakainin kita. O ano, tama ba ang iyong mga sagot? Ngayong alam mo na kung paano i-fact check ang iba't ibang uri ng mga malisyosong posts online, dapat maging alisto ka rin sa pag-like at pag-share ng mga nababasa mo sa social media. Gawing gabay ang tatlong steps. Number one, verify if the post is fact-checkable. Number two, verify the information. And number three, present the correct information. Sabi nga nila, marami ang namamatay sa maling akala. Mas mabuting magsiguro bago magpakalat ng anumang info. Tandaan makapangyarihan ang ating mga salita. Gamitin natin ito ng tama. Bago mag-post ng kahit na ano, siguraduhin ito'y tama at totoo. Ako po si Connie Season para sa Media and Information Literacy Project ng UP Diliman.